Arestado sa isang raid sa Maynila ang itinuturing na text scam king. Ang kanyang modus na matagal nang kalat na kalat. Sa exclusive report ng saksing si John Consulta. Matagal nang kumakalat ng mga paraan ng panluloko. Kung hindi nag-aalok umano ng discount sa postpaid bill, nagpapanggap namang kamag-anak hanggang makakuha ng pasaload. Mga lumang scam, pero wala pa rin nahuhuli hanggang sa isang bahay sa Manila, na-corner at inaresto ng NBI, ang isang Ron Sia, alias Mark Tan. Ang pangalan mo ay Ron Sia, alias Mark Tan. Ito address ng bahay mo, tama. Ito ay isang legitimate search warrant order na inisyo ng judge. Ngayon, bibigyan kita ng copy nito. Kung merong technicality dito, meron kami dito mali, pwede mo questionin. Pero sa ngayon, wala kayong karapatang mag-question. Hindi lang basta hacker, itinuturing din siyang text scam king ng Pilipinas. Dahil sa pagpapanggap na kaanak o kaibigan para makahingi ng load, hindi lang sa mga Pinoy sa Pilipinas, kundi sa abroad. Mahigit 50 cellphone niya ang nakakatanggap ng mga load. Ipapasa naman niya ito sa isa pang SIM para kalaunay i-encash gamit ang mobile phone money transactions features ng mga telco. At laman ng kanyang mobile money accounts, nasa 100,000 piso na. Ibig sabihin, yan ang tinatanggap niyang mga payment. Pinibigay sa kanya tapos wini-withdraw niya yung cash. Nahuli rin ang isang messenger na nagdala sa bahay ni Tan ng sangkaterbang modem at wifi hotspots na binibenta ni Tan online. Illegal dahil ang mga ito nagbibigay internet kahit hindi nagbabayad ang user sa mga telco. Nare-receive ko sa mga phone ko yung mga yun, mga text scams, pero yun, hindi po sa akin galing yun, sa mga iba pong mga tao. Kasi ako po yung may hawak ng phone. Kakasuhan si Tan ng paglibag sa Access Device Act at large-scale estafa. Inaanyayahan ng NBI ang iba pa mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lamang dito sa kanilang tanggapan para makapagain ng karagdagang reklamo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.